Imbes na trabaho, iba raw ang inaatupag ng ilang empleyado ng gobyerno sa kanilang opisina. May naglalaro ng video game, meron pang nagfe-Facebook. Ang nakabisto sa kanila, ang nag-undercover na si Civil Service Commissioner Aileen Lizada. Nakatutok si Susan Enrique. Walang kamalay-malay ang empleyadong ito ng GSIS sa Albay na si Commissioner Aileen Lizada ng Civil Service Commission pala ang kausap niya. Surprise inspection ito kung saan natsyempohan ni Lizada ang isang gurong bagong panganak na nagpa-follow up ng kanyang loan sa GSIS na pambayad dapat sa ospital. Pinapabalik pa raw dapat ng lalaki ang guro makalipas ang tatlong araw. Ma'am, nakabigkita po ako, ma'am. Naka? Oo, bigkita po ako yun, ma'am. Agad idinulog ni Lizada sa OIC ng ahensya ang insidente. I was in the area, tapos nakita ko sa kausap na yung tao sa baba. And then it got my attention kasi tumaas na yung boses yung tao na sa kanya. Pagtingin daw sa records, for release na pala dapat ang cheque ng guro. Yes po, madam. Sa Public Employment Service Office sa Legazpi City pa rin, natsyempohan naman daw ni Lizada ang empleyadong ito na gumagamit ng social media sa gitna ng trabaho. Todo tanggi pa siya nung una. What were you doing? Ini-encode po yung mga applicants. May I see? Pero kalaunan, napaamin din. Facebook po. Kasi po may sinisend po si ano, sir, sa Facebook. So, sino kausap mo? Friend ko po. Friend mo. So this is not official, right? Yes po. Bakante naman ang inabutan ng public assistance and complaint desk na ito sa isang tanggapan din ng gobyerno. Sa hiwalay na undercover inspection, ito naman ang inabutan ni Lizada. Mga empleyadong abalang-abala sa paglalaro ng video game sa Municipal Planning Office ng Biliran. The phone is horizontal. The other one is also playing a game. This lady is playing Candy Crush. Meron pang abala sa panonood mula sa kanilang mga cellphone. Dahil sa mga nasaksihan, magsasagawa pa raw ng iba pang surprise inspection sa mga tanggapan ng gobyerno si Lizada. Mukhang nakakalimutan na nila yung the do's and the don'ts of being in public service. Mukhang kampante na ang iba na meron silang sweldong 1530, allowances, security of tenure, na they forget that they are there doing work official time. Bawal ho yung ginagawa niyong mga for personal concerns. Ang publiko, hinikayat rin na iparating sa contact center ng bayan ang mga reklamo sa mga di maayos na palakad o di kaya ay di magandang serbisyo. Halos 400 reklamo raw ang natatanggap nila rito kada araw. Ang number one na complaints ng ating mga citizens ay slow process. At ang pangalawa po ay complex procedures. Susan Enriquez, Nakatutok, 24 Oras.